kapuso, alam nyo ba sa bawat 100,000 kalalakihan, 10 sa kanila ang maaaring magkaroon ng prostate cancer. At bilang pangikiisa sa Prostate Cancer Awareness Month noong Hunyo, muli kami naghandog ng libreng serbisyo para sa mga kalalakihan para maagapan ang pagkakaroon ng sakit na prostata. Tinaguri ang silent killer ng mga kalalakihan ang prostate cancer. Madalas kasi, hindi nararamdaman agad ang mga sintomas nito. Ang mga may edad 40 pataas, pwedeng tamaan. Ilan sa mga nasawi rito, si dating Senador Raul Rocco at ang broadcaster na si Rod Navarro. Ngunit, maaari ito agad matuklasan sa pamamagitan ng prostate cancer screening. Ito po ang taunang libreng serbisyo na hatid ng GMA Kapuso Foundation para sa mga kapuso nating lalaki. Sumailalim sila sa blood test para malaman ang taas ng PSA o prostate-specific antigen sa kanilang dugo. Ang prostate may nilalabas na secretion o enzyme na tumutulong sa pagpapalabnaw ng similya ng lalaki. Ang PSA, yung tinatawag ng prostate-specific antigen, ito yung palang marker sa dugo ng prostate cancer. Katuwang ang Philippine Cancer Society, itinuro din sa kanila ang kahalagahan ng taunang pagpapatingin ng prostate. Negatibo sa prostate cancer ang lahat ng nagpatingin. Pero isa si Roberto De Leon sa may pinakamataas na prostate-specific antigen o PSA sa kanyang dugo. 69 na taong gulang na si Roberto na dating isang karpintero. 2 taon na raw niyang iniinda ang hirap sa kanyang pag-ihi. Dahil doon sa nararamdaman kong sakit sa pag-ihi, hindi ako makaihi. Kaya nung una nagpatingin na ako, nakatitir na ako. Sinamahan namin si Roberto sa isang urologist para malaman ang tunay niyang kondisyon. Nung kinapa ko yung prostate niya, maga ang prostate niya at mahapde. At may kasama ding infection, hindi na tawag na prostatitis. Ayon sa doktor, mababa ang posibilidad na magkaroon ng prostate cancer si Roberto base na rin sa resulta ng prostate screening. Pero iba yung pag-iingat pa rin ang payo ng doktor. Meron o walang simptomas, dapat ang kalalakihan edad 40 patas magpa-examin na. Kami din po, inihikayat namin ang mga kalalakihan na sumailalim sa taunang prostate cancer screening para maagapan ang sakit sa prostate. Samantala, humigit kumulang po 50 kalalakihan ang nabigyan ng libreng serbisyong ito sa Barangay Kamuning sa Quezon City. Nagpapasalamat po kami kay Dr. Samuel Irastorza at sa mga naging katuwang namin sa project na ito. Sa mga nais na maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, kabilang na ang Bisig Bayan Medical Assistance, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o kaya magdeposito sa mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier. Maaari din mag-log on sa www.kapusofoundation.com.